Isa sa mga indicator kung tayo ay may health issues ay ang ating kuko. Kasama na rito ang kakulangan or posibleng kakulangan sa vitamins at kung mayroon ka rin chronic health conditions. Sa general population o sa mas nakakarami, ang kalusugan ng ating kuko ay most common indicator yan kung tayo ay may kakulangan sa nutritional intake at poor digestion. Syempre, para mas malaman mo ang mga detalye patungkol sa mga senyales na maaari natin makita sa ating kuko, kung tayo ay may problema sa kalusugan, ay tapusin mo itong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. So huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa kalusugan at sa mga gamot. So, paano nga ba malalaman kung ang ating kuko ay healthy? Ang healthy or malusog na mga kuko ay nagpapakita na dapat ito ay smooth at walang discoloration. Pero kung nagbago ang texture nito at may kulay, ay maaaring mayroon tayong problema sa ating kalusugan. Mayroong 8 issues na maaaring makita sa ating kuko. Unang-una na dito ang pagkakaroon ng brittle nails o matigas pero hindi matibay na mga kuko. Kadalasan nangyayari ito kapag ang ating mga kuko ay nababad sa basa at bigla na exposed sa init. So, mas magandang gumamit ng gloves kung ang iyong kuko ay nagpapakita ng brittleness habang naghuhugas ng mga pinggan. In some cases, kapag nagkaroon ng brittleness sa iyong kuko, ay maaaring senyalis na ito ng hypothyroidism o kakulangan sa iron. Pangalawa, malambot at hindi matibay na mga kuko. Usually, nangyayari naman ito kapag na-expose ang ating kuko sa sobrang moisture o sa mga chemical tulad ng detergent soap, cleaning liquids, nail treatments, at nail polish remover. Sa usapang medical, ang mga weak na kuko naman ay maaaring may kakulangan ka sa vitamin B, sa calcium, sa iron, at ganun na rin sa fatty acids. Pangatlo, peeling nails o natutuklap ng mga kuko. Usually, nangyayari naman ito kung tayo ay nagkaroon ng external na trauma. Halimbawa, ginamit natin yung ating kuko pang bukas ng in-can na soft drinks na matigas. Maaari rin na madaling matuklap ang ating kuko kung tayo ay may kakulangan sa iron. Pang-apat, kung ang iyong kuko ay may ridges o yung parang may horizontal or vertical lines, ang tawag dito ay view lines. Maaring ito ay sign ng kidney disease at iba pang underlying conditions. Panglima naman, ang paninilaw ng ating kuko. May dalawang main reasons o dahilan kung bakit naninilaw ang iyong kuko. Una na dito ay maaring dahil sa infection at pangalawa ay dahil sa nail polish na ginamit mo. In rare cases, ang paninilaw ng kuko ay maaring sign ng mas malaki pang issue tulad ng thyroid conditions, psoriasis, at diabetes. Pang-anim, kung ikaw naman ay may nangingitim na mga kuko o black lines. Ang tawag dito ay splinter hemorrhage. Maaring dulot ito ng trauma sa ating kuko, halimbawa kapag naipit sa pintuan ng ating daliri. In rare cases, kapag merong splinter hemorrhage, maaring dulot ito ng underlying issues tulad ng psoriasis, endocarditis, nail melanoma, o cancer sa ating kuko. Pangpito, kung ang iyong kuko naman ay may white spot na nakakalat sa kuko, maaring maging sanhi ito ng kakulangan sa zinc. Pwede rin naman kung meron tayong allergic reactions, fungal infections, o injury sa kuko. At pangwalo, kung napapansin natin ng ating kuko ay mayroong half moon na shape, pero paano kung wala ito o hindi natin makita yung half moon na ito? Maaring hindi lamang natin ito makita o nakatago lamang ito, pero maari din kasi na kaya wala tayo nito ay mayroon kang malnutrition, depression, o anemia. Again, nating to worry naman kung hindi mo nakita yung half moon shape na yun sa ating kuko o hindi visible. Unless nakita mo siya before and nagkakaroon ka ng weight changes, madalas kang mahidon, nagkakaroon ka ng changes sa mood o iba pang unexplained na mga sintomas. So yun yung mga karaniwan na makita natin na senyales sa ating kuko. So before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in-upload. So para sa unang katanungan, ito ay galing kay Judy Sena 4236 at ang sabi niya, "Good PM po, tanong ko lang po kung anong oras po ang tamang pag-inom ng multivitamins plus iron and reflow po ang name niya after meal or before meal po ba? Thank you po." Actually, pagdating sa multivitamins, regardless kung anong brand yan, any time of the day pwede naman siyang inumin.
with or without meal. Pero kung tatanungin mo ako kung ano yung pinaka best time ng pag-inom para sa multivitamins ay sa morning after meal. Kasi, bakit sa morning? Kasi para magamit natin yung nutrients na nakuha natin sa multivitamins sa buong araw na kinakailangan natin ng energy. At syempre, after meal naman, so tandaan natin na ang multivitamins ay may laman niya ng mga fat-soluble vitamins. At ang fat-soluble vitamins na yun ay best na na-absorb pagkatapos kumain or kapag meron tayong kinain na fatty food. And at the same time, yung iron kasi medyo masakit din kasi sa sikmura yan kapag tinake natin. So that's why it is better to take pagkatapos kumain. So multivitamins any time of the day, pero pinaka-best time ng pag-inom ay sa umaga pagkatapos kumain. Para sa ikalawang katanungan naman, ito ay galing kay Jeneline Manawis 2827. At ang tanong niya ay, potency with collagen at Myra E, pwede po bang inumin ng sabay? So, yung potency with collagen, ang content niya ay ascorbic acid or vitamin C na merong collagen at ang Myra E naman ay vitamin E. So, yung dalawang vitamins na yon ay wala naman drug interaction. So, maaari natin silang i-take ng sabay. Pero, mas pagandang i-take itong dalawang ito pagkatapos kumain dahil ang ascorbic acid ay maaaring mag-cause yan ng irritation or pangangasim ng sikmura at ang Myra E naman, vitamin E, isang fat-soluble vitamin. So, ibig sabihin, mas best na na-absorb ang mga fat-soluble vitamin pagkatapos kumain, particularly ng mga fatty food. Para sa ikatlong katanungan naman, ito ay galing kay Yolita Pongaron. At ang tanong niya, hanggang kailan po ang pag-inom ng Santone Plus Gold? Kasi po, umiinom po ako nito araw-araw. So guys, yung Santone Plus Gold, isa itong food supplement. So non-RX ito, so ibig sabihin, mabibili natin ito sa mga butika kahit na walang reseta. So kung tatanungin mo ako kung hanggang kailan ba dapat iniinom ang Santone Plus Gold, so ang sagot ay wala namang specific na number of days kung kailan natin siya pwedeng inumin. So araw-araw okay lang siyang inumin. So wala namang panganib na naidudulot ito unless kung meron kang allergy sa anumang sangkap ng Santone Plus Gold. So yung Santone Plus Gold, isa siyang food supplement. Iniinom ito any time of the day with or without meal. Maraming health benefits yung maaari natin makuha dito dahil ito nga yung herbal supplement at maaari makatulong ito para maiwasan natin ang pagkakasakit. So, nagbibigay ito ng lakas sa ating resistensya. Mayroon din siyang mataas sa antioxidant property para maiwasan yung iba't ibang sakit nga. Pero ang tatandaan natin, since ito ay isang food supplement na hindi natin dapat itong maaaring gamitin bilang gamot sa anumang uri ng sakit. Dahil wala pa namang pag-aaral na maaari itong gamitin sa specific na condition or mga specific na mga sakit. So, ginagamit lamang natin ito para ma-prevent natin yung pagkakasakit at bilang source ng iba't ibang mga nutrients at iba pang mga health benefits na mga herbal na ingredients na nakapaloob dito. So, yun lamang po. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa doctor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!